lensero. Si Lord po ang nagbibigay ng mensahe at ginagamit naman ang inyong mga lingkod para magpaabot ng kanyang mensahe. Just listen. Ating pong himay-himayin ang salita ng Diyos at hindi siya na ating ipabuhay. At muli, isa pong kagalakan para ipakilala sa inyo ang ating mensahero sa araw na ito. Let's welcome Pastor Jomar Corina. Praise God. Amen. Hallelujah. Wala akong kasama. Wala akong isa. Hallelujah. Ang salitang hallelujah ay isang mataas na papuri sa Diyos. Hallelujah. Amen, amen. Hindi dapat ikahiya sa pamamagitan ng ating bibig na bigyan natin ng papuri o kapurihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagligtas ng hallelujah. Inuulit ko, ang ibig sabihin ng hallelujah, isang mataas na papuri para sa Diyos. Hallelujah! 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 Salamat ang Diyos! Salamat sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos na hindi nagtatangi. Ikaw ang Diyos na buhay ang makapangyarihan. Kami ay pinagsama-sama mo, Panginoon, upang pag-usapan ang iyong salita, Panginoon Jesus. Hindi pag-usapan ang anumang bagay o relihiyon, Panginoon, kundi ang relasyon sa iyo, Panginoon Jesus. Salamat naman dahil patuloy kang nagbibinsay sa amin. Ito ang katunayan na patuloy mo kaming minamahal dahil ang iyong salita ang natutuwid sa aming kamalian, Panginoon, sa aming mga maling na gawa, Panginoon. Ang iyong salita ang natuturo sa tamang gagawin na ayon sa iyong kaluluwa. Ang iyong salita ay buhay at makapangyarihan naman. Na siya nagbabago ng buhay namin. Salamat o Diyos, hindi ka nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Amen. Sa nakaraang isang linggo, iningatan mo kami. Pinagpala mo kami. At patuloy mo kaming pinagpala at pagpapalain sa darating na linggo nito. Simula sa araw na ito, we claim blessings. We declare blessings. In Jesus' name. In Jesus' name. Pagpalain mo ang iyong salita, O God, na ang lahat ng mga kalilig, Panginoon, ay mapagpala, Panginoon, at magbabago ang buhay, Panginoon. Salamat ng Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Isus, ito ang aming panalangin. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Palakpak para sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Tulad ng ating inawit. Hello. How great is our God? Amen? Amen. Ibig sabihin, kaya natin binibigkas na ang Diyos ay dakila sa buhay natin, naranasan natin. Amen? Amen. Naranasan natin ang kanyang kadakilaan. Kaya doon sa isang banda, sa lyrics ng kantang yun, my heart will sing how great is our God. Amen? Amen. Kaya mo mababanggit yun dahil totoong dakila ang Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. Kailan ba nagkula ang Diyos sa buhay natin? Tumaas ang kamay ang sino man sa ating na ang Diyos ay nagkula. Hindi natin pwedeng sabihin kailan ang Diyos ay tapat. Amen? Amen. Ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay walang hihiligan. Walang pinipili. Sino ka man? Saan ka man ang mabilang? Ano mang reliyon mo? Ang Diyos ay mabuti. Amen? Amen. Kaya our heart will sing how great is our God. Amen? Amen. Kaya pag umawit tayo mula sa puso habang nakapagsalita pa tayo. Amen? Amen. Tulad ng hindi nakakilala sa atin, patuloy kong pinatutuhanan at sinasabi sa inyo habang nakapagsalita pa kayo. Kasi naranasan mo hindi na makapagsalita. Hello? Wala na akong magbigkas ng letra. Pero ngayon, pinagkaloob ng Diyos na makapagsalita ako ulit. Paulit-ulit akong magyayaya sa inyo. Mag-encourage sa
Naisigaw niyo ang pangalan ni Jesus. Papurihan niyo, palakpakan niyo. Hallelujah. Sayawan niyo. Amen. Amen. Kaya ko kayong pinapalakas sa araw na to. Dahil ang ating pag-usapan, alam natin gaano kasakit ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Sige po. Napag-aralan natin na karaan. Sa Book of Romans, ito ang ating sermon series. Sige po. Nakapag-aralan na natin ang justification or imputation of righteousness. Tapos na yung justification of God's wrath. Abandoned by God, na tinuturo ng ating pastor, Pastor Gerald, at dito tayo sa literacy, the judgment of God. Amen? Yung paghuhusga ng Diyos, hindi paghuhusga ng tao. Napag-usapan natin ang karaan dito. Sige po. Kapagkat ang Diyos na pag-ibig, na alam ng lahat, siya ay Diyos na makatarungan din. Kaya siya ay naghuhusga. Sige po. Awit, sinabi dito, ang karihan mo ay makatarungan sa ligang matuwid ang pinagtayuan, wagas sa pag-ibig at ang katapatan, ang pamamahala mo ginagampanan. So makatarungan ng Diyos, maliban siya ay Diyos na pag-ibig. Sige po, napag-aralan natin ang karaan. The judges are also judges. Pag-aralan natin, all men are without excuse. Lahat ay husga ng Diyos. Pangalawa, all men are judged in truth. Lahat ay husga ng Diyos sa katotohanan. Pangatlo, self-righteousness, look down on God. Lumalayo siya sa Diyos. Kapag ikaw ay nagbanal-banalan, ang tao nagbanal-banalan, na hindi nagpakababa sa harapan ng Diyos, lumalayo siya sa Diyos. Self-righteous men are guilty. Kapag ikaw ay nagbanal-banala na hindi mo na kailangan ng Diyos, hindi mo na ayaw mo pakinggan na salita ng Diyos, ayaw mo magbasa na salita ng Diyos, kapag ikaw ay nagbanal-banala, ikaw ay guilty and will be judged by God. Husgahan ka ng Diyos. Amen? So lahat ka, pati ako, lahat ng tao, sige po. Paalala, ang Hebrew 4:12 nagsasabi kung ano yung salita ng Diyos. Narinig natin ang karaming mo gaano kasakit. Kung paano na hindi tayo dapat kamusga. Kasi ang Diyos ay may karapatan kamusga. Bakit ang tao ay mapamusga, lalo na Kristiyano? Kaya tinuwid ng Diyos, sinabi ng Diyos, kung ikaw mapangusga, bago mo tingnan ang muta o buwin ng iyong mata ng iyong kapatid, tingnan mo muna yung mata mo, na mas malaki ang buwin, gatuloso malaki. Ibig sabihin, mas marami kang problema, mas marami kang kasalanan. Kaya bago mo usgahan iba, usgahan mo sarili mo. Dahil ang Diyos lamang ang may karapatan na usga. Amen? Yun ang pag-aralan natin. Kaya nakita natin, masakit. Kaya natin babasahin ito. Ang salita ng Diyos ay buhay. Hello? Mabisa, matalas ay sa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ibig sabihin, double-edged sword, dalawang talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa. Kaya masakit. Yes. Hindi lamang sa balat at sa laman natin ng mga kasukasuhan ng mga buto, tumatagos ang salita ng Diyos. Nakakaalam ng iniisip at binabalak ng puso. Iniisip pa lang natin at binabalak, alam na ng salita ng Diyos. Kaya pag pinitawan ng Diyos ang kanyang salita, masakit. At minsan sinasabi ng nakikinig, pinapakamahal ako ng pastor. Ang pastor ay walang alam sa buhay mo. Kasi ang pastor ay may problema din sa buhay niya. Kung paano siya magsisigaw na maging matuwid sa harapan ng Diyos by the grace of God. Amen. Lahat ng lingkod ng Diyos ay hindi mas matatayo para magsalita.
sabihin, maraming nangarap, maraming kami kasama, nakilala ni Pastor, na may mga titulo, lagi nagpa-lisensya, marami ang mga kilala, bishop, etc. Pero kapag ikaw ay hindi marunong magpakumbaba sa Diyos, ay hindi mo kayang tumayo at magsalita. Kasi sa harapan ng Diyos ka gagamitin. Ang salita ng Diyos ay sabi ni Pastor, instrumento lamang ang mga lingkod niya. Kaya masakit, hindi si Pastor ang nagpapalinig. Hello? Hindi ang teacher ang nagpapalinig. Ang salita ng Diyos, tumatago sa kaluluwa, sa kasukasuhan sa mundo, sa espiritu. Kaya pag pinagamahan tayo, ginagawa natin, hello? Huwag natin isisi sa Pastor. Hello? Sabi ng salita ng Diyos, masakit siya. Sapagkat, bakit? Sige po. In Hebrew, God's word is said to be quick and powerful and sharper than any edged sword. Ibig sabihin na, the Greek word for quick means alive, living life. Buhay siya, kaya masakit siya. Tumatago siya, buhay siya. Tapos, the Greek word for powerful means full of energy, energized, active, and effective. Buhay na epektibo, na tatama sa atin ang salita ng Diyos. Kaya masakit. Amen? Amen. Naintindihan ko na natin? Buhay ang salita ng Diyos. Epektibo na tumatama sa puso natin. Binabalak pa lang natin, iniisip pa lang ang puso natin, alam na ng salita ng Diyos. Sige po. Dito na tayo sa letter B. Ang ating napag-aralan na kalahan, the judges are also judges. Letter B tayo ngayon. God judges you justly. Ang Diyos ay huhusgahan tayo ng makatuwiran. Amen? Hindi tulad ng tao. Pag ang tao ay mahusga, ano? Ayon sa kanyang paningin lang. Ayon sa kanyang hinala. Para natin. Hello? Dahil hinala ng hinala sa kapwa, kaya madaling makapahusga sa kapwa. Pero ang Diyos, kapag nanghusga siya, ay makatuwiran yung kanyang panghusga. Romans 2:6. Romans chapter 2, verse 6 to 11 ang ating text. Sabay-sabay natin basahin. Hello? Sabay-sabay mo natin. Sapagkat, ginagawa niya sa lahat ng tao, maayon sa kanilang mga ginawa. Bukay ang mga lakman, ulit na hindi natin pinupal. Kasi sa kaibuturan ng ating puso,
ay may nakatagong kasinungalingan. Ang Diyos lamang ang nagbabago sa atin. Kaya nga, nasa proseso yung pagbabago natin. Sinabi ni David, Lord, create me a new heart. Diba? Kaya ang Diyos lang nakahilaga sa puso natin. Sige po. Una, God judges you justly. Number one tayo. Alas 12 na. Handa ba kayong magpagal sa salita ng Diyos? Amen. Meron tayong activities sa sunod. Pero ang mahalaga ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Kaya tandaan natin, lahat kaya kayo dito, nais natin magpabago sa Diyos. Amen? Amen. Nais natin magpabago. Bakit ka dito? Dahil pupurma mo ang gamit mo. Dahil papakita mo na maganda ka, guwapo ka, isa kapatid mo. Bakit ka dito? Pakikita mo ang kotse mo. Pakita mo rilo mo. Ako, oh, may rilo ako, nangihinta. Huwag nyo yung tanong, ano ko siya? Biyaya ni Lord ko. Alam niyo, kaya dito, dahil nais natin baguhin kayo ng Diyos. Amen? Amen. Ang makapagbago sa atin, ang tumatago sa kaluluwa at puso natin, walang iba sa lita ng Diyos. Amen. Kaya ibigay natin ang ating pansin, puso sa salita ng Diyos. God's judgment is equitable. Ang pangusgan ng Diyos ay walang tinitilingan parihas. Hello? Sige po. Ayon sa verses, sapagkat igagawad niya ang lahat ng tao ang naayon sa kanilang mga gawa. Kapag inuusgahan tayo ng Diyos, ayon sa mga gawa natin, so wala tayong puso. Ang Diyos ay naghuhusga sa atin justly. Baka tanungan, dahil hindi kayo nahuhusgahan ayon sa kanyang hinala, tulad ng ginagawa ng kapwa-tao natin. Inuhusgahan tayo ng mga kapwa natin. Masakit kasi sabihin na inuhusgahan tayo ng kapwa-Kristiyano natin. Nakakalungkot. Pero hindi katotohanan. Pero dapat hindi. Kasi dapat, alam ng kapwa-Kristiyano natin o alam natin bilang anak ng Diyos na wala kayong karapatan mamusga. Ang Diyos lang ang may karapatan mamusga. Kasi ang kanyang pamumusga ay patuwi. Pakatarungan. Sapagkat nakikita niya sa simula pa lang ang binabalak at iniisip ng puso natin. Higit sa lahat, husgahan tayo ayon sa ating mga gawa. Amen? Kaya, huwag mong problemahin yung gawa ng kapatid mo. Hello? Problemahin mo ang mga ginagawa mo sa harapan ng Diyos. Problema mo na nga yung ginagawa mo sa harapan ng Diyos. Ipagsusulit mo. Dinadagdagan mo ba ang problema ng kapatid mo? Yung sarili mo nga, hindi mo maayos. Tapos, kumuha ka pa ng problema ng kapatid mo, sisilipin mo pa yung kapatid mo para husgahan yung sarili mo nga eh. Diba? May problema sa Diyos eh. So, problemahin natin ang ating relasyon sa Diyos. Paano tayo makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos? Hayaan natin ang bawat isa na magsulit sa Diyos. Kasi husgahan tayo isa-isa ayon sa ginawa natin. Hindi husgahan, hindi ka husgahan ng Diyos ayon sa ginawa ng kapatid mo. Kaya, huwag kang manusga sa kapatid mo. Amen? Amen. Hindi ka husgahan ayon sa ginawa ng kapatid mo. Husgahan ka ng Diyos ayon sa ginawa mo. Amen? Masakit tumatago sa puso natin ang salita ng Diyos. Sige po. Sinabi sa Matthew chapter 12 verse 33, sinabi ninyo mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga, at masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga, sapagkat sa bunga nakikita ang puno. Merong sinabi ng Panginoon na gano'ng ang mga alagad kung paano sila mangusga, paano nila makilala ang tao. Sinabi ng Diyos ito, ni Kristo, na makilala nyo ang puno sa pamamagitan ng bunga.
Kung Kristiyano ka, hindi ka pwedeng mamunga ng panghuhusga sa kapwa mo. Hello? Kasi Kristiyano ka. Si Kristo ay kailanman hindi niya hinusgahan nung siya'y nagkatawag tao ang lahat ng lahat sa kanya, ang lahat ng kanya nakasalubuhang kapwa, wala siyang hinusgahan. Hello? Kinukurek niya ang bawat isa ayon sa ginawa ng bawat isa. Bilang Kristiyano tayo, tagasunod ni Kristo, kaya tinawag tayong Kristiyano. Dapat wala tayong bunga na pangungusga. Amen? Tingnan natin ang ating mga sarili. Tingnan natin sa salamin. Maliban sa gwapo tayo at maganda, sa kaloob-looban, nakikita ng Diyos kung ano tayo. Amen? Kung ano ka, yun ang problemahin mo. Amen? Kung nakita mo ang problema ng kapatid, ipanalangin mo. Amen? Ipanalangin mo siya. Next. Pangalawa, bilisan natin. Those who do good gain eternal life. Alam natin yun. Lahat na gumagawa ng mabuti ay nagbubunga o nakakamdan niya ang buhay na walang hanggan. Yung memory verse natin, dito. Buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga tao na papatuloy sa paggawa ng mabuti. Na mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Lahat ng naghahangad ng karangalan, kadakilaan, kawalang kamatayan, hindi napapagod sa paggawa ng mabuti. Buhay na walang hanggan ang kaloob ng Diyos. Amen? Amen. Kaya dito, dumating sa usapin ang nagpapatuloy hanggang wakas ay maliligtas. Sabi naman ng isa, Pastor, paano ang Kristiyang Diyos ba? Nung tinanggap ko si Kristo, di ba may buhay na walang hanggan ako? Ibig sabihin, pag nagkasala ako, pag hindi ako nagpatuloy, nawawala ba ito? Ang biyaya ba ni Kristo ay, si Kristo ba ay bigay bawal? Ito may mga usapin ng kapwa Kristiyano na ginagawa nilang dibatihan ayon sa kanilang mga kahalagan. Pero minsan, isa lang ang sinasabi ng Diyos. Ang sino ba tupa niya ay nakikinig o kilala ang boses niya. At hindi sa lahat, sumusunod ayon sa kalooban niya. Yun ang sagot sa pagtatalong yun. Kapag ikaw ay alam ng Diyos, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, walang hanggan. Amen? Amen. Kaya yung salita, habang buhay, magpapatuloy ka, siyempre hindi putol. Hindi mo puputuloy ng pagsunod mo kung totoong Kristiyano ka. Next one. Alam natin, kung tinanggap natin si Kristo, ay binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Pero, tulad na binasa natin kanina, ang nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti. Amen? Hindi siya, kasi gusto kong ipaliwanag to ko. Tingnan natin, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Contento na tayo. Amen? May buhay na walang hanggan na tayo. Ang sino man, tingnan natin, na sumampalataya sa kanya, hindi mapahama ang pagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero doon sinabi, na sinabi kanina, ang nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti ay hindi mapahama ang pagkaroon ng eternal life. Kontra ba sila? Magkakontra ba sila? Hindi. Kasi ang totoong sumampalataya, totoong tumanggap sa anak ng Diyos, ay magbubunga ng mabuting gawa. Kaya sinabi sa binasa natin, ang nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, nagangat na talangan at kailangan at walang kamatayan ay buhay na walang hanggan. Amen. Kasi kung totoo pang sumampalataya,
mawawala yung mabubuting gawa. Hindi ka maligtas dahil sa mabubuting gawa mo. Dahil sa pagtulong mo sa kapwa. Kahit mapagbigay ka, hindi ka maligtas. Maliligtas ka, magkakaloob ka ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Kristo. Sa pamamagitan ng pagtanggap mo kay Kristo. Magkaroon ka ng eternal life. Then, ang totoong relasyon mo kay Kristo, na naniniwala ka kay Kristo, sumampalataya ka kay Kristo, magbubunga ng mabubuting gawa ang iyong buhay. Amen? Amen. Kaya sinabi ko, hindi mo na kailangan purusigin. Kung Kristiyano ka, hindi mo magawa na husga. Dahil ang mabuting gawa na lumalabas ang totoong pagka-Kristiyano mo, bunga lang pagka-Kristiyano mo, bunga lang iyong pananampalataya kay Kristo, ay walang bunga ng panghuhusga. Wala. Ang bunga ng Banala Espiritu, ano yun? Pag-ibig. Pag-ibig lang alam natin? Pag-ibig, katapatan, kabutihan. Ano po? Hello? Basahin natin. Basahin natin isa-isa ang bunga ng Banal na Espiritu. Kapag ikaw ay may Kristo, Galatians chapter 5, verse, hanapin nyo para magbukas kayo ng Biblia. Hello? Sige po. In Philippians chapter 5 to 11, makita natin ang istorya ni Jesus dito. Hello? Bagamat siya'y Diyos, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya'y pinatiling manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip po sa niya, pinitayan at magiging kapantay ng Diyos. At nabuhay ay isang alipin, ipinanganak siya bilang isang tao, at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin. Hello? Tandaan niyo ha? Nagpakumbaba siya at naging masunurin. Hanggang kamatayan sa krus. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito siya inubusan, itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan, higit sa lahat ng pangalan. Sa gayong pangalan si Jesus ay luluhod at magpuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at ang lahat ay magpapahayag na si Jesus, si Jesus Kristo ay Panginoon sa ikalwalahati ng Diyos Ama. Balikan natin ang araw. Hindi po, yung isa. Ang lahat ng naghahangad ng eternal life, naghahangad ng karangalan, kadakilaan, kawalang kapangyarihan, kamatayan, ibig sabihin kapangyarihan, tularan natin si Kristo. Una nagpakumbaba lang siya. He humbled himself. Humble ka lang. Makakamtan ko ang karangalan, kadakilaan. Pangalawa, naging submissive siya. He submit himself sa kalooban ng Ama. Hindi lamang siya sumunod, kundi hanggang kapatayan sa cross, submission, sa will ng Ama. Pangatlo, ang ginawa niya, hanggang kapatayan sa cross. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Siya'y binigyan ng pangalan, higit sa lahat ng pangalan. Siya'y binigyan ng karangalan. Siya'y binigyan ng kadakilaan. At siya'y binigyan ng kapangyarihan. Amen? Ang tao, yun ang problema ng tao. Kaya mapagmataas. Kaya, iniisip ng tao, lalo na nakakalungkot sa bibig ng pagkristyano ka, ang tao, yun ang hinahanap ng tao. Pangalan, higit sa lahat pangalan ng kapwa mo. Kailangan mo. Meron kang ganito, meron kang ganyang pamilya mo, hindi mapi ang pamilya mo, pataas ang tungkulin mo sa trabaho. Meron kang ganitong bagay. Meron kang maraming nasira dahil sa kapangyarihan, sa karangalan. Pero makukuha natin sa pagsunod lamang sa kalooban ng Diyos. Tulad ng ginawa ni Kristo. Amen? Amen. At yun ay patunay na meron tayong eternal life. Bunga ng ating totoong pananampalataya kay Kristo ay may mabuti tayong gawa.
hindi kailangan gumawa ng masama, mga kapatid, para maitaas. Hindi kailangan manira ng kapwa, ng kapatid, para makakahigit sa kapatid mo. Ang kailangan ay magpakumbaba sa harapan ng Diyos, tulad ni Kristo. Sige po. Next po. Pangatlo, those who are unrighteous endure wrath. Kapag hindi ka matuwid, ay siguradong dananasin mo ang galit ng Diyos. Sige po. Ngunit matinding galit at buon at salapitin na mga tao makasalimit ayaw sumunod sa katotohanan kundi sumunod sa kasamaan. Below. Tandaan po natin, kailanman ang salita ng Diyos ay hindi sinungaling. Sabi niya, ayaw sumunod. Ngunit ang matinding galit at buon ang sasabitin ng tao makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sumunod sa kasamaan. Ibig sabihin sa tinuturo ng Diyos sa atin na hindi tayo sumusunod, matinding buon ang pananasan natin. Ngayon yung tawa ko sa isipo. Nahayag mula sa langit, sabi sa Romans 1:18, pinag-aralan natin ito. Mula sa langit, ang puon ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga tao, dahil sa kanilang kasamaan ay hinahandangan nila ang katotohanan. Amen? Bakit napupuon ang Diyos?